Nagpahayag na ang PVL patungkol sa mga kumakalat na issue patungkol sa pang-e-scam ng isang kuponan dahil sa hindi pa ito sumasahod at wala ring allowance at pahirapan sa kanilang training. At Carmela tunay, naglabas na mga sari-saring ebidensya patungkol sa scammer na ito. Pero sino kaya itong scammer na napakamabulaklakin kung ito siguro'y magsalita? Tara, at ating tunghayan ang expose sa Volleyball Scam Alert. Sana ang namin na may stable kami na mapagtitrainingan, hindi kami kahit saan-saan na pupunta ng barangay para lang makapag-training para makumpleto kami. Sana pakinggan din kami na kailangan din namin na makumpleto sa training kasi if ever napipilitin namin na ganun na oras yung gusto nila, example morning, eh yung most of my teammates are working. So, dun pa lang, kung lima lang matitrain, parang ang lungkot naman, di ba? Ang lungkot naman. So, sana pakinggan kami na sana gabi yung training para kahit na wala kaming makapag... Volleyball Scam Alert Part 2. Nakaabot na nga sa mismong PVL committee ang karumal-dumal na pang-e-scam ng isang manager sa isang kuponan. At ngayon ay under investigation na ang isyong ito. At eto na nga ang statement ng PVL para sa JUR Floor Defenders. Nais ipaalam ng PVL sa lahat na ang sitwasyon tungkol sa JUR Floor Defenders at sa kanilang mga manlalaro ay kasalukuyang iniimbestigahan. Makatitiyak, kami ay nakatuon sa pagsasagawa ng masinsinan at patas na pagtatanong sa usapin. Na tinitiyak na ang mga kinatawan ng kuponan at ang mga manlalarong kasangkot ay magkakaroon ng pagkakataong marinig. Sineseryoso namin ang mga bagay na ito at gagawin namin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang integridad at pagiging patas ng aming liga. Salamat sa iyong pag-unawa at pasensya habang nagsusumikap kaming lutasin ang isyung ito. Habang unti-unti namang nagsilabasan ang ebidensya na nakukuha ni Mela tunay, heto at ating tunghayan ang lahat ng mga expose patungkol sa scammer na ito. At sino kaya itong scammer na tinutukoy nila? Anong masasabi mo sa isyung ito? Dapat na bang ipatigil agad itong pang-i-scam ng scammer na ito at ano ang dapat parusa ang nakaukol sa ganitong kaso? So, that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.